Sa mga oras na ito, mga minamahal, tumayo po tayong lahat. Magbigay galang po tayo sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Dadalhin po nating pinagpalang mga aral, ating beloved ordained preacher, Nilo De Guzman. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jojo Dagala, ating beloved preacher. Magandang hapon. Mayapkat panapon kaya kayungan. Say praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal, matamlay po. Say praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. At tayo po, mga kapatid ko, ay kanina pa nagpupuri sa ating dakilang Diyos mula alas 9 ng umaga. Mga minamahal, alam ko po na napapagod na ang ilan sa atin. Amen. Pero mga minamahal, pagkatapos natin mapakinggan ang Word of God, babalik po yung mga energy natin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga minamahal, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Praise God, mga minamahal. Tayo muna dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay, mga minamahal ko. Hingi natin ang gabay, patnubay ng ating dakilang Diyos. Mapagpala at dakila po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus kami. Tao sa puso, nagpapasalamat, mahal na Panginoon o Diyos. Galak na galak, mahal na Panginoon ang mga puso o mambanal. Sapagkat o Diyos, muli namin naramdaman na mambanal lang yung pagkilos sa aming kalagitnaan. Tanda o Diyos ng aming mga pagsamba sa maghapong ito, Diyos, nakarating sa turo mo ng biyaya. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, yung in-time prophet o God, minsan pa, ako'y nagsumamo, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito sa gana akin, wala akong magawa o Diyos, ikaw ang aking inaasahan. Lord, guide me, God. Hallelujah. Anoint thy word, O God. Mahal na Panginoon, bigyan mo ng pananampalataya ang mga baguhan namin. Save them all, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. We bind the power of darkness right now and believe and doubt. Cast out hindrances. Cast out in Jesus' name. Sa mga kasa, praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. At tayo po ay, mga minamahal, magsisimula po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago pong lahat, nais ko, mga minamahal, papurihan ang ating dakilang Diyos, pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba, natatangi po sa ating pinakamamahal pa ng Jesus, mga minamahal. At nagbibigay dobling pagalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ang kanyang butihing mga anak, the beloved Almeida children, Almeida family. At patuloy po nating alaala, hindi natin malimutan, mga minamahal, ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida, sa kanyang mabubuting aral sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa dakong ito, mga minamahal, sa lahat po ng mga kapatid natin na sa kanilang mga tahanan ngayon na hindi po nakadalo, mga minamahal ko, at ganoon din po sa mga kapatid natin sa iba't ibang mga bansa, mga minamahal na nanonood ngayon sa ating pong malalagawain, mga kapatid. Hallelujah. At mga minamahal, sa lahat ng aking mga kamanggagawan, mga mangangaral, mga elders natin, choir members, musician, technician, at i-group, mga minamahal, sa lahat ng mga kapatid natin na maningas ang kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Buksan natin ating mga Bible, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Mga kapatid ko, simple po ang ating aralin, mga minamahal, sa hapong ito, mga kapatid ko. At sa simpleng bagay, mga kapatid, dito natin, mga minamahal, nakita ang kaligtasan, mga minamahal. Proverbs chapter 22, verse 4, sabi ng Bible, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Tagalog po. Ito po ang sinasabi. Sa mga kawikaan, ang kabanata ay 22, ang talata ay 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. Ang title po natin, mga kapatid ko, Walking in Humility Before God. Lumakad tayong may pagpapakumbaba sa harap ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng Bible, by humility and the fear of the Lord are riches. Ano bang in-expect natin sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos? Yung tayo po ay pagpalain sa lahat ng bagay, sa lahat ng area ng buhay natin, may mahal tayo pagpalain. Higit sa lahat, mga kapatid ko, na tayo po ay manatili sa kamay ng dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagdating. Amen?
Ayaw natin, mga minamahal, na masayang yung ating pong ilang taon na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid, kaya minamahal, ating pong aralin sa araw na ito ay humility. Minamahal, walking in humility before the eyes of God, before God, minamahal. Mga kapatid, sa paksang ito, minamahal, ay ating pong talakayan, mga minamahal ko, yung tinatawag na Christian's Basic Essential, mga minamahal. Kung ito po'y mamayani sa ating pong mga buhay, magiging mabunga po yung ating paglilingkod sa dakilang Diyos hanggang doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. The importance of walking in humility before God, mga minamahal ko, sinasabi po sa Tagalog, sabi rito, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Sa tatlong yon, mga minamahal, wala ka ng ibang hahanapin pa sa iyong buhay. Kayamanan, karangalan, at buhay. Naalala niyo ba si King Solomon, mga minamahal? Si King Solomon, ang sabi ng dakilang Diyos sa kanya, mamaya mabasa natin yung talata. Sabi ng dakilang Diyos sa kanya, minamahal, Solomon, hingin mo sa gabing ito ang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Solomon, bigyan mo po ako ng matalinong puso, mahal na Panginoon, upang pangunahan ko ang iyong bayang Israel. Ang ibig sabihin, upang pangunahan ko ang iyong bayang Israel na sila'y manatili sa iyo sa paglilingkod sa iyo. Nalugod ang dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, Solomon, hindi mo hiningi ang kayamanan, ibibigay ko sa iyong kayamanan. Amen. Hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kaaway, hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga loved ones, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Uy, mahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. So ating dakilang Diyos, mga minamahal, 2,000 years ago, naparito siya, minamahal, nagkatawang tao siya sa lupang ito para bigyan tayo ng buhay. Para tayo po'y pasaganain, minamahal, sa ating buhay. Sabi nga ng John chapter 10, verse 10, mga minamahal ko, sa huling bahagi ng talatang ito, I have come that they might have life. And that they may have it more abundantly. So in-expect na agad ni dakilang Diyos, inaasahan ng dakilang Diyos, kapag naglingkod tayo sa kanya, may mahal, aabuti natin itong pangako niya. Sabi ng kanyang pangako, I have come that they may have life. Amen. And that they may have it more abundantly. Hallelujah. So mga minamahal, nais ng dakilang Diyos natin na tayo po ay magiging mabungang mananampalataya. Tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng totoong malayang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pero meron pong katangian, mga minamahal ko, na nais ng mahal na Panginoon na ating taglayin. Bawat anak ng Diyos, mga minamahal, simple lang, humility. Simple sa Lord. Humility is one of the most important characteristic we can possess as Christian. Libre po ito. Wala itong bayad, mga minamahal. Nabasa natin, kapag may humility ka, mga minamahal, lahat ng bagay ibibigay ng Diyos sa iyo. Lahat ng bagay, mga minamahal, kakamtin mo. Kayamanan, karangalan, buhay, mga minamahal. Ano sinasabi ng Ingles, mga kapatid ko? By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya nasain nating palagi, mga anak ng Diyos, isa lang naman ang gusto nating lahat, langit at buhay na walang hanggan. Wala nang pagtatalo. Wala nang pagtatalo. Wala nang parunungan. Wala nang pangyabangan. Isa lang ang target natin, langit at buhay na walang hanggan. Amen? Say praise the Lord, may mahal. Proverbs chapter 3 verse 16 and 17, mga minamahal, nasain natin palagi na lumakad sa mata ng dakilang Diyos natin
na may humility. Bakit po? Basahin natin. Ihanda sa Tagalog. Length of days is in her right hand. In her left hand, riches and... Nabasa natin kanina sa key verse natin. Riches and honor. Palaging pinangaral natin, beloved Honorable Pastor Will Destrada Almeda, ni mahal, habulin mo ang pagpapakainit sa mahal na Panginoon. Kapag nagpakainit ka sa mahal na Panginoon, hahabulin ka ng pagpapala. Amen. Kahit ayaw mo may mahal, pagpapalain ka, sapagkat yun po ang sinabi ng Bible. Amen. Pag hinabol mo may mahal ang material na bagay, ilalayo ng Diyos sa iyo yan, naalisin pati langit sa iyo. Amen. Unahin mo siya lagi, may mahal. Sabi ng beloved pastor, habulin ka talaga ng pagpapala. Kakatok mismo sa bahay mo, mangin mahal yung trabaho. Amen? Hindi ka na mahirapan, mga minamahal. Napakasimple. Ganapin natin ang kalooban ng mga Panginoon ng mahal with humility, with fear and trembling, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan. Tagalog po, basahin natin. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 3, mga versikulo 16 hanggang 17. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. Right. At ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Ang Amen. Lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Her ways are ways of pleasantness and all her paths are peace, mga minamahal ko. Grabe yan. Yan ang sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Destrada Almeda. Kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, maramdaman mo yung unspeakable joy and full of glory. Mga minamahal, grabe yan. Para kang lumalakad sa ulap. Para kang lumulutang sa ulap sa kagalakan, sa kaligayahan, mga minamahal. Sa buhay ng ating dakilang Diyos dito sa lupa, isa po yung pinakadakilang ipinakita niya, mga minamahal, ay humility. At dahil po sa kanyang humility, mga minamahal, pagpapakumbaba, sabi ng Bible, Philippians chapter 2, verse 9, God highly exalted him and given him the name which is above every name. Itinaas, mga minamahal, siya bilang tao. Mga minamahal, pinarangalan, pinagpala. Sabi ng banal na kasulatan, God highly exalted him in his ministry. Say praise the Lord. So paano siya nagpakita ng humility? Basahin natin sa Tagalog muna. Philippians chapter 2, verse 6, 7, 8. Dito po sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, sa tambersal po ay 6 hanggang 8. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at nag-anyong walipin na nakitulad sa mga tao. 8. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmamasanurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Bumaba siya sa kanyang trono. Hinubad niya yung kanyang pagiging hari, may mahal. Creator. Imagine, Creator. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Tayo po, mga mahal, nilikha ng dakilang Diyos sa kanyang kamay, hinubog niya. Obra maestra. Mga mahal, ang langit, lupa, dagat, lahat ng bagay, nilikha niya yan sa kanyang salita lang. Let there be light. Mga mahal, nagkaroon. Lahat, mga minamahal ko. Pero ang tao po, pinaghirapan niya sa kanyang kamay. Mga mahal. Pagkatapos, bumaba siya sa kanyang trono, nakipantay sa mga tao, mga mahal. Ang tingin sa kanya ng tao, mga kapatid ko, ay alipin, sukal ng mundo. Sabi ng Bible, who, being in form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Hindi niya pinakilalang siya yung Creator. Nakitulad sa mga tao. Sabi na 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself. Lahat magsabing praise the Lord. He humbled himself
and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Hallelujah. Kung walang humility din na lang, mahal pa yun sa lupa, wala tayong kaligtasan. Hallelujah. So walking in humility before God, mga minamahal, itong inuutos ng dakilang Diyos natin. Deuteronomy chapter 13, verse 4. Sabi ng Bible, ye shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice. And ye shall serve Him, and cleave unto Him. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa Deuteronomy, kabanata 13, ang talata po ay 4. Kayo lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Lumakad tayo sa dakilang Diyos, sabi rito. Magkaroon tayo ng banal na takot sa ating dakilang Diyos. Keep the commandments of God. Hallelujah. Keep His Sabbath holy. Igalang natin, irespeto natin yung ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Nais ng ating mahal na Panginoon, gamitin natin yung mga paa nating ito may mahal sa kabanalan, huwag sa kasalanan. Lahat magsabing amen. Sapat ang ating mga paa, mga minamahal, binabantayan niya ng ating dakilang Diyos araw-araw kung saan natin dinadala yan. Amen. Tanong, ang ating mga paa ba, mga minamahal, ay nasa kalooban ng dakilang Diyos ngayon? O ang ating mga paa, mga minamahal, ay nasa kasalanan ngayon? Paano po ba yung paglakad ng mga paa natin? Ito ba'y victorious, minamahal? Ito ba'y nasa katapatan sa dakilang Diyos? Pinagpala ba ang lakad natin, mga minamahal? Tayo lang po nakakaalam nun. Sapagkat, mga minamahal, nagtipon-tipon tayo sa lugar na ito para sambahin siya, ating dakilang Diyos na buhay, minamahal, para iparating sa ating dakilang Diyos sa kanyang trono ng biyaya, yung ating mga pagpapasalamat sa kanya, mga minamahal ko, walang hanggang pasasalamat habang tayo nabubuhay. Pero pag tayo naghiwa-hiwalay na, mga minamahal ko, wala na po tayong alam sa ating mga pribadong pamumuhay. Amen. Pero mga minamahal, nagbigay po ng paalala ang ating dakilang Diyos. Nagbigay po, mga minamahal, ng kanyang utos sa atin. May mahal, lumakad tayong ayon sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen po ba? Tandaan po natin ito. Yung mga paa natin ang magdadala sa atin kung ano yung gusto mong buhay bukas. Amen. Sapagkat, mga minamahal, kung ano yung itanim natin, yun ang aanihin natin. At pakinggan nyo, may mahal, the manner of our walking usually determine the manner of our living. The way we walk will determine the way we live. Kung ano yung buhay natin ngayon, doon mo dinala yung paa mo. Amen. Siyempre sa Lord. Ulitin gawin mahal, the manner of our walking usually determine the manner of our living. And the way we walk, we determine the way we live. So para masabi mo, mga minamahal, na lumalakad ka ng may humility sa harap ng ating dakilang Diyos, para masabi natin tayo po'y may humility sa puso sa harap ng ating mahal na Panginoon, bitawan mo yung nakaraan. Amen? Bitawan mo yung nakaraan. Sabi dyan, walk eh. May naging karanasan ka, halimbawa, mga minamahal, nung ikaw po hindi pa born again Christian. Halimbawa, mga kapatid ko, may karanasan ka na nagawa sa iyong maling, malaking kasalanan, mga minamahal, ng loved ones mo o ng kaibigan mo, ng barkada mo, nung ikaw po hindi pa born again. At hanggang ngayon, sa tuwing maiisip mo, mga minamahal, nagagalit ka sa taong yun. Mga kapatid ko, makakalimutan mo yung humility pag ganun. The way we walk, sabi ng Bible, may mahal. Paano ba tayo lumalakad? May mahal, kapag hinakbang mo yung paa mo, hindi pa paglakad yan. Hinakbang mo pa lang. Hinakbang mo lang yan, hindi ka lumalakad. Kailangan, mga minamahal, makita ng dakilang Diyos yung ating paglakad kapag binitawan mo yung isa.
Kapag binigay mo yung isa mangin mahal, paglakad na yon. Pero hanggat humakbang ka mangin mahal, hindi mo nilalayo yung isa, hindi mo kinikilos yung isa mangin mahal, hindi yan paglakad. Yan po mga minamahal, bagay na yan. Yan po yung bagay na binabalik pa natin mangin mahal yung nakaraan. Gusto ng dakilang Diyos mangin mahal, lumakad ka. Hindi yung hakbang ka lang mangin mahal, hindi yung forma lang. Kinakailangan lumakad ka. Lahat magsabing praise the Lord, mangin mahal. Kung hahakbang ka lang, mga minamahal, hindi mo bibitawan yung sa huli, mga kapatid ko. Lagi mong iisipin, lagi mong maalala, mangin mahal, yung nakaraan. At kailanman, hindi ka magkakaroon ng humility sa harap ng ating dakilang Diyos, mangin mahal. Believe me! Lagi kang may galit sa puso. Lagi kang may inis, mga minamahal. Amen! Mangin mahal, kahit hindi New Year, mga kapatid ko, ipangaral natin ito. Move on lagi tayo. Araw-araw sa pagising sa umaga, move on lagi. Sa pagising sa umaga, mga minamahal ko, move on lagi. Lahat magsabing praise the Lord, minamahal. Huwag na tayong lilingon, mga minamahal, sa ating nakaraan. Huwag natin, mga minamahal, gawin yung ating nakaraan na yan ang ating destinasyon. Hindi yan ang destinasyon natin, minamahal. Dapat ang past po natin, mga minamahal, gawin nating inspirasyon. Hindi destinasyon. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Dapat lahat ng nakaraan natin, karanasan yan, mga minamahal. Dapat gawin na lang nating kwento. Amen ba? Gawin nating patutuo. Nung una, ako'y sinubok ng mahal na Panginoon, pero ngayon ako'y pinanghahawakan niya pa rin. Salamat sa mahal na Panginoon. Amen? Kapag hindi ka pala bumigay sa mga trials nung araw, hindi ka bibitawan ng mahal na Panginoon. Kapag hindi ka pala sumuko, mahin mahal, ma-overcome mo yan. Amen? Say praise the Lord, mahin mahal. Praise the Lord. Dapat malaman po natin ang meaning, mahin mahal, na yung meaning ng importance of walking in humility before God. Tingnan po natin, mahin mahal, yung meaning. Micah chapter 6, verse 6, 7, and 8. With what shall I come before the Lord? Tagalog muna tayo, beloved. Amen. Dito po sa Micah, ang kabanata ay 6. Ang talata ay 6 hanggang 8. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon baga ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang isang taon ang gulang? 7. Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa? O ang mga sampu-sampung libong ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil aking pagsalangsang? Dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Amen. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Right. Kung di gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan sa nakasama ng iyong Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mayin mahal. With what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt offering, with calves a year old? With the Lord He be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Grabe ito, mangin mahal. Hindi naman natin kayang ibigay yun eh. Mangin mahal, yung sinabi niya rito, mga kapatid ko, lalapit ba ako sa harap ng mahal na Panginoon para magkaloob ng handog na ito? Ano yun, minamahal? Thousands of thousands, mga minamahal, na mga rams? Ships? Ano pang sinabi ron, mga minamahal ko? Anong ilog ba yun? 10,000 rivers of oil. Grabe yan, mga minamahal. Dagat na yan eh. Ano sabi ron? Maghahandog ba ako sa mahal na Panginoon ng thousands rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?
He has shown you, O man, sabi ng 8, what is good. And what does the Lord require of you? Anong hinihiling ng Diyos sa iyo? Anong hinihingi niya sa iyo? Sabi rito, mahin mahal. But to do justly. Nakikinig po ba kaya? Yes, amen. To love mercy. And to walk humbly with your God. Humility. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 6, min mahal, ulitin sa Tagalog. Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Ano ang pwede nating ihandog? Verse 7, mga minamahal, sabi rito, kahit libu-libong tupa, kahit 10,000 ilog ng langis ang ihandog mo sa harap ng dakilang Diyos. Pero wala kang humility. Useless lahat ng bagay. May nakagawa ba niyan, may mahal? 10,000 ilog ng langis, ihandog. Ah, grabe yan, may mahal. Multimillionaire na yan eh. Billionaire ang mga minamahal eh. Pwede siguro, pero hindi rin eh. Kasi mga minamahal, ang sabi po ng nabasa natin ay libu-libong ilog ng langis. Libu-libo, mga minamahal. Pero sabi rin mga kapatid ko, hindi yan ang kailangan ng Diyos eh. Ang kailangan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, yung verse 8. Balik natin sa Tagalog yung verse 8. Diyan. Micah chapter 6, verse 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa ng may kaganapan. Anong ibig sabihin nun, gumawa ng may kaganapan? Ayusin natin yung paglilingkod natin. Ayusin natin yung lakad natin sa mahal na Panginoon. Pangalawa, ibigin mo ang kaawaan. Mangin mahal, maging mahabagin ang iyong puso, ang ating puso. Pangatlo, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mangin mahal. So, humility begins with a broken and contrite heart before God. Ang humility po, mangin mahal, ay nagsisimula doon po sa contrite heart, mahin mahal. Yung bagbag lagi yung puso mo. Yung sensitive ka sa spiritual. Sabi ng Isaiah 57 verse 15, for thus says the high and lofty one who inhabit eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit. To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. O yun, mahal. Ang ganda po yun eh. Sabi ng nabasa natin, sabi ng dakilang Diyos, ako'y tumatahan sa mga may contrite and humble spirit. Ako'y tumatahan sa may mga mapagpakumbabang puso at may mga bagbag na puso, sabi ng Tagalog. O yun, mahal. So anong ginagawa ng dakilang Diyos sa mga taong may contrite at humble spirit? Sa verse 15, ang sabi rito, to revive the spirit of the humble. Revive ka lagi. Hindi ka nang lulupaypay. Yes. Hindi ka nang hihina. Mahinman, revive ka lagi. Amen. Yes. To revive the spirit of the humble. Ano pa? And to revive the heart of the contrite one. I-revive ka ng mahal na Panginoon eh. Maging yung mga kausap mo, nang lulupaypay, nang hihina, pag kinausap mo, ma-revive sila eh. Nasa iyo yung revival. Nasa iyo yung spirit of revival, mangin mahal, andito lagi siya. Hindi kayo iiwanan kapag meron kang mapagpakumbabang puso sa dakilang Diyos natin. Say praise the Lord. Channels of blessing ka, mangin mahal. Minsan hahanapin ka pa ng mga tao eh. Hahanapin ka pa ng mga Kristiyano eh. Nasaan na ba si brother ka na? Kasi pagkausap ko siya, pinagpapala ako eh. Amen? Palakpakan nga po natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. Kaya yung Isaiah chapter 66 verse 2, may mahal, ito po yung paborito kong verse eh. For all these things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. Nired ko po ito eh. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit. And who trembles at my word. Siya na nanginginig sa aking salita
Hindi ko haalisin ang tingin ko sa kanya, sabi ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin yung protection eh. Nasa iyo yung protection eh. Lumaganap man yung COVID, mga minamahal. Sa Brazil, mga kapatid ko, isang araw lang, 6,000 plus, isang araw na tinumba ng COVID. Minamahal, ganun kabagsik yung COVID eh. Isang araw lang yun. Naglibing sila, mga minamahal, ng 6,000 plus dahil sa COVID. Bakit? Walang Diyos, walang protection. Pero pag may Diyos ka, mga minamahal, sabi nito, ititig ko ang mata ko sa iyo kung nanginginig ka sa iyong sa aking salita. Basahin po natin, Beabit. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 66, Versikulo 2. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ngunit ang taong ito ay titignan ko sa makatwid bagay siyang dukha, at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Amen. May pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Hallelujah. Kaya mga anak ng Diyos, hindi po nag-absent eh. Praise the Lord. Minsan, mga minamahal, hihinaan ko na lang. Nung minsan, nag-text sa akin, may mahal na si Kap dito sa barangay natin. Biyernes. Sabi niya, Sir po ang tawag sa akin. Sir, maghihigpit na po kami mula bukas. Wala na kami papasukin. Kahit kabilang barangay. Pasensya na po. Kasi utos ng ating gub. Okay, ganun lang. Uy, mahal. Okay po. Puntahan ko kayo bukas ng umaga dyan sa opisina niyo. Okay po. Pero hindi ako nakapunta, may mahal, may nilakad ako, importante. Pero nakita ko, may mahal ngayon, ang dami natin eh. Basiglang palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Grabing kalayaan, may mahal, binigay ng mahal na sa atin. Nagtataka yung mga kapatid natin, dadaan sila ron, may mahal eh. Ba't pinapayagan eh? Sige po. Tuloy lang. Pinapayagan eh. Grabe no? Praise the Lord. Pinagpala talaga tayo, may mahal. Kaya dapat pag nag-praise the Lord tayo, malutong. Praise the Lord! Dapat malakas yung palakpak natin lahat, may mahal. Sabay-sabay tayo. Hallelujah! 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 Alam mo kaya bakit, may mahal, ayaw kang pag-absinin ng mahal na Panginoon? Para manatili yung humility mo sa puso. Para marinig mo lagi yung kanyang salita. Kasi kapag hindi ka na nakakarinig ng Word of God, may mahal, mawala na yung focus mo sa spiritual. Mawala ka na sa mahal na Panginoon, may mahal. Sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. For without faith, it is impossible to please God. Kaya lagi tayong dumadalo eh. Amen? Praise the Lord! Say praise the Lord, may mahal. Ako'y galak na galak, may mahal. Kayo ba'y nagagalak? Yes! Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung makadalo ko sa pananambahan, may mahal, pagpapala na yan. Praise the Lord! Pagpapala na yan, may mahal. Hindi ka paratingin ang dakilang Diyos dito kung hindi kanya pagpalain. Yes! Amen! May mahal, ito ang aking mindset, may mahal. 37 years, may mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Hindi ako dadalihin ng mahal na Panginoon sa pagsamba kung wala siyang planong pagpapala sa buhay ko. Yan ang aking paniniwala. Yan ang aking pinangahawakan. Amen? Pag nakapasok ka rito, may mahal, hindi na makapasok yung mga demons dito. Nasa paligid lang sila sa labas, may mahal. Hindi sila makapasok dito. Bakit? Yung blood of Jesus Christ nakatabon sa atin yan. Blood ng ating mahal na Panginoon nakatabon sa atin yan. Amen? Pag may mga karamdaman sa inyo, may mahal, ipag-pray mo siya, mga kapatid. Magsisi lahat. Pag-pray, may mahal. Pag pinag-pray mo siya, hindi gumagaling, may mahal, sabihin mo, in the blood of Jesus Christ, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus. Alis yan. Amen. Ang demonyo, takot sa blood. Right. Yan ang hindi niya nagawa eh. Yung gumagaya sa Bible, may mahal, mga religion, mga bloodless religion, walang power. Koran, bloodless religion. May mahal, dito sila kumuha eh, para mabuo yung Koran eh. Pero tingnan mo, walang blood doon sa kanilang Bible, sa Koran. May mahal,
Blood, mayin mahal, yan ang tumubos sa ating mga kasalanan eh. Yan ang naghugas sa ating kasalanan. Kaya natutunan nating magpakumbaba sa mahal ng Panginoon dahil sa blood of dearest Jesus. Amen po, mayin mahal. So kapag may humility ka, mayin mahal, kapag may humility ka, pinapatay mo yung mga pita ng laman. Mayin mahal. Yung gusto ng ating katawan na maging mapagmataas, mayin mahal, maging mayabang against God's purpose in our lives, mayin mahal. Kapag mayroon kang humility, pinapatay mo yan eh. Tumatangis ka sa malapan. Madiscern mo, mayin mahal, madiscern mo na mayroon kang pagmamataas, mayin mahal, kahit katiting. Mayin mahal, nagsusumamo ka sa mahal na Panginoon eh. Malapan, baguhin mo ko. Ayoko nito, mahal na Panginoon. Mayin mahal, pag nakita lagi ng dakilang Diyos yun, aalisin niya yan eh. Mayin mahal. Lahat magsabing praise the Lord. No, kay baguhan. Mayin mahal. Lagi kong, kuha member ako noon, ako'y gustong-gusto laging magpalihan sa beloved pastor after ng gawain, mayin mahal. Daming nililihan sa beloved pastor. Wala naman akong gusto eh. Kaya lang ako nagpapalihan sa mayin mahal pag tinanong ng beloved honorable pastor, anong pag-pray natin? Sabi ko, beloved pastor, may pride po ako eh. Gusto ko maalis. Wala akong trabaho, wala akong pera, mayin mahal. Walang pagkain sa bahay. Pero lumalapit ako, mayin mahal, sa propeta ng dakilang Diyos. Ang hinihingi ko, mahal pastor, pag-pray po, alisin yung pride ko. Alisin ang mahal pa ng pride ko. Ano, pag-pray natin? May pride po ako, beloved pastor. Yun lagi, mayin mahal. Nagtaka ko kung bakit. Every time, mayin mahal, matapos ang gawain, lumalapit ako, mayin mahal, nagpapalihan sa ko. Beloved pastor, alisin ang mahal pa ng pride ko. Mayin mahal. Yun ang gusto ko eh. Kasi nabasa ko yung Bible eh. Nabasa ko yung Bible. Pag may humility ka raw, mayin mahal, yung riches, yung honor, mayin mahal, lahat, ibigay ng Diyos sa iyo eh. Praise the Lord! Eh sabi ko sa inyo kanina, mayin mahal, yung humility, hindi binibili yan eh. Hindi ka naman magbabayad. Napakadaling hingin sa dakilang Diyos yan, mayin mahal. Amen? Yung sinabi ko sa inyo, si King Solomon kanina, mayin mahal, sabi ng Bible sa 1 Kings chapter 3, verse 7, tingnan nyo, "Now, O Lord, my God, you have made your servant king," King Solomon po ito, "instead of my father David, but I am a little child. I am a little child. I do not know how to go out or come in." Tingnan nyo sa Tagalog po. Ito po sa mga unang ari, kabanata 3, at tambal po 7. "At ngayon, O Panginoon ko ang Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod, na kahalili ni David, na aking ama. At ako isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok." Amen. Sabi ni King David, ako po'y ipinalityo sa aking amang si, sabi ni King Solomon, ako'y ipinalityo sa aking amang si David, mahal na Panginoon, pero ako isang batang musmos. Ibig sabihin, hinubad niya yung kanyang karunungan, mga minamahal, sa harap ng dakilang Diyos. Hindi ko po alam paano lumabas at pumasok. Hindi niya alam, mayin mahal, paano kang maging hari. Hindi niya alam, mayin mahal, paano gampanan yung kanyang tungkulin na iniatang sa kanya ng dakilang Diyos. Napaka-humble. Sabi niya, "But I am a little child, Lord." Kung babasahin mo, itataas mo yung basa sa verse 5, 3 verse 5, yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Sabi ng verse 5, sabi ng dakilang Diyos, "Solomon, ask what I shall give you tonight." Sabi ng dakilang Diyos, sabihin mo sa akin, kung anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Amen. Praise the Lord. Lalong nalugod ang dakilang Diyos, mga inmahalong sinabi niya, "Bigyan mo po ako ng matalinong puso, humble spirit, contrite spirit, Lord, para ipanguna ko sa Israel." Hallelujah. Hindi niya hiningi, mayin mahal, yung maging mayaman siya. Pero sabi ng Bible, walang humigit sa kayamanan kay Solomon sa banal na kasulatan. Amen? Walang humigit sa kanyang karunungan, katalinuhan sa banal na kasulatan, mga minamahal. Napakatalino ni Solomon. Anong hinihingi niya, mayin mahal? Pusong mapagpakumbaba. Yun lang. Nakikinig po ba kayo? Yes, amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya doon po sa Matthew chapter 18, verse 2, 3, and 4, sabi ng Bible, "Then Jesus called a little child to him,
set him in the midst of them, and said, "Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humble himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Kung sino man ang hindi maging katulad nitong batang musmos, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit," sabi ng banal na kasulatan. Ang mga bata po, nakadepende po yan sa kanilang mga magulang sa lahat ng pangangailangan nila sa buhay. Nakikinig po mga anak ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Yun po yung batang maliit, mga minamahal. Tingnan natin sa Tagalog po. Matthew chapter 18, verse 2, 3, and 4. Dito po sa Mateo, kabanata 18, ang talata po ay 2 hanggang 4. At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakatakila sa kaharian ng langit." Amen. Lahat magsabing praise the Lord, minamahal. Paano tayo magpapakita, mga minamahal, ng walking in humility before God? Paano natin gagawin yon? Tingnan natin, gawin nating example, mga minamahal, ito pong Pharisee at yung tax collector. Sa Luke chapter 18, verse 9 hanggang 14, mga minamahal, pwede nating basahin, beloved. Luke chapter 18, verse 9 to 14. Tingnan po natin. Luke chapter... Chapter 18, verse 9 hanggang 14 po. Ito po ang sinasabi. At kaniyang sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili na nangagpapaganap, na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang sala halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit. Amen. Kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na sinasabi, 'Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas.'" Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Yung proud, mga minamahal na tao, yun po yung nasa verse 11 eh. Nanalangin yung dalawa, magkatabi. Yung isa mayaman, yung isa mga minamahal mahirap. Sabi nung itong proud, mga minamahal na tao, "Diyos, pinasasalamatan kita. Hindi ako gaya ng ibang tao. Manlulupig sila, mga liko sila, makasalanan sila, mapangalunya sila. Hindi ako kagaya ng katabi ko. Itong katabi ko, ito'y makasalanan eh. Ako, Diyos, nag-aayuno ko eh, twice a week. Nagpa-fasting po ako. Nagbibigay pa ako ng kaputhandog." Pero yung isang taong, mga minamahal, may humility ang puso. Sabi ng 13, ayaw man lamang itingin ang mata sa langit. Dinadagukan yung dibdib niya paglapit sa harap ng dakilang Diyos, may mahal. Nakukonsensya siya
sa mga pagkukulang niya. At sabi niya, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang taong makasalanan. Sabi ng 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, datapot ang nagpapakababa sa sarili ay matataas. Amen! Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kapag may mga pag-uusig kayong nararanasan. May mga panlalait kayong nararanasan dahil sa ating Pangsukristo. Normal yan, mga mahal, sapagkat yung Espiritu Santong nasa inyo, wala sa kanila. Kaya hindi ka maintindihan ng sanlibutan. Yung ginagawa mong pagpapakainit sa mahal na Panginoon, mga mahal, hindi nila kayang abutin. Pinagpala ang buhay niyo, mga minamahal, dahil sa inyong pagpapakababa sa paglilingkod. Ngayon, mahal, maraming may inggit sa inyo. Sanlibutan. Normal yon, mga kapatid ko. Sapagkat, mga minamahal, tanda yun na hindi ka na taga-sanlibutan. Kaya lagi nating basahin, mga minamahal, lagi yung banal na kasulatan. Proverbs chapter 16, verse 18. Sabi ng Bible, pride goes before destruction. And a haughty spirit before a fall. Mayin mahal, sa taong napapahamak, unang-unang makikita mo sa kanya, kayabangan. Pagmamataas, pride. Pag hindi siya nagbago ng kanyang style, mayin mahal, palagi siyang mayabang. Alam mo na yung kahihinat na niyan. Sabi ng Bible yan eh, pride goes before destruction. Mauuna muna ang pagmamataas, bago ang kapahamakan, mayin mahal. A haughty spirit before a fall. Proverbs chapter 18 verse 12, sabi ng Bible, before destruction, the heart of a man is haughty. And before honor is humility. Anong pipiliin natin doon sa dalawa, mga mahal? Before destruction, the heart of a man is haughty. Or before honor is humility. Doon ako sa humility. Yes. Amen. Talo ka, mga mahal, kapag doon ka sa proud look. Actually, mga mahal, kinamumuhian ng dakilang Diyos yung proud look. Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Hindi na natin babasahin lahat. Sa verse 16 na lang, sabi rito, these six things that the Lord hate, yes, seven are abomination unto Him. Yung isa na lang ang babasahin ko sa verse 17, a proud look. Yun yung pride. Yun yung kahambugan. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans. Nagpaplano ka, mga minamahal, ng masamang plano para maitumba mo, mga minamahal, yung kapwa mo. A heart that devises wicked plan, feet that are swift in running to evil, a false witness. False witness, mga minamahal, yung nagpabricate ka ng mga story para lamang sirain yung kapatid natin, mga minamahal. A false witness who speak lies. Puro kasinungalingan, mga minamahal. A false witness who speak lies and one who sow discord among brethren. Yung nag-ahasik ka, mga minamahal, ng division. Nag-ahasik ka, mga minamahal, ng pagbabahagi sa church, mga minamahal. Ano sabi ng dakilang Diyos dito? 16, these six things that the Lord hate. Yes, seven are abomination unto Him. Yun po yung pito na nabasa natin. Amen. Nakikinig po kayo, mga mahal? Praise God. Malapit na tayong magtapos. Humility before God will entail the surrender of our will. Yan yung humility. Humility, mga mahal. Yung pagpapakumbaba sa harap ng dakilang Diyos, pagsuko ng ating sariling kagustuhan, at wini-welcome natin, mga mahal, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ulitin ko. Yung pagpapakumbaba, mga mahal, sa harap ng dakilang Diyos natin, pagsuko ng sariling desisyon, ng sariling kagustuhan, at wini-welcome natin, mga mahal, yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Dagdag ko po, mga mahal, ang meaning ng humility. Humility means the giving up of self. Yan ang humility. And the taking of the place of perfect nothingness before God. Ito po.
Humility means the giving up of self and the taking of the place of perfect nothingness before God. Yan pala yung humility. Amen. Akala natin, minmahal, simple lang yung humility. Medyo malalim pala yun. Lahat magsabing praise the Lord, minmahal. Kaya yung pong humility na pinakita ng dakilang Diyos natin dito po sa mundo, mga minamahal, humility na daan yun patungo sa kamatayan. Yung kanyang humility. Yung humility natin ngayon, mga minamahal, yan po ay pagpapala ang resulta. Sa dakilang Diyos natin, yung humility na ginawa niya, mga minamahal, hinarap niya yung kamatayan. Philippians chapter 2, mga minamahal, verse 6, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a servant, bondservant, and coming in the likeness of men, sabi ng Bible, and being found in appearance of as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Napakapalad natin. Amen. Yung humility yung pinakita ng dakilang Diyos. Kamatayan, may mahal yung naghihintay sa Kanya. Pero tayo, yung humility yung ipapakita natin sa paglilingkod, magbubunga ito ng riches, honor, and glory. Amen. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Kaya mga kapatid ko, habang tayo po ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, may mahal, wala nang tatalo pa kapag lagi tayong nasa baba. Wala nang tatalo pa kapag tayo nasa baba. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay naghahanda sa ating awitin, amen mahal, kung meron tayong mga baguhan ngayon, mga bisita ngayon, mga kapatid ko, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos na nagmamahal sa inyo, mga minamahal. Habang inaawit natin ang mahal ka ng Diyos, amen. Praise God. Thank you, Jesus. Meron tayong mga baguhan, may mahal. Inanyayahan natin, mga kapatid ko, maging doon sa kanilang mga tahanan, may mahal, sa kanilang mga, sa ibang mga bansa, mga kapatid, meron kayong mga loved ones, meron kayong mga kaibigan at trabaho na inanyayahan nyo, may mahal, in-invite nyo ngayon habang kayo nanonood, mga kapatid ko. Iniibig kayo ng dakilang Diyos natin, may mahal. Ayaw niyang tayo mapahamak, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan. Bakit ikaw naiko sa mundo? Mahal ka ng Diyos, di
purihin po ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal, sa lahat ng ating mga baguhan, mga minamahal. Napakahalaga po ng kaligtasan. May mahal, malakas po ang coronavirus na lumalaganap sa ating pong, hindi lang sa ating bansa, kundi may mahal, sa buong mundo na halos. Pandemic, may mahal, pumapatay talaga ng tao yan. Yan mga kapatid, ang proteksyon lang natin, mga mahal, ang dakilang Diyos natin, ang ating mahal na Panginoon. Kaya ko tayo maglilingkod sa dakilang Diyos natin, may mahal. Hindi po tatalab sa atin yan in the name of Jesus. Mga minamahal, meron tayong pinanalangin dito mga kapatid ko, COVID positive mga minamahal, nagsigaling sila in the name of Jesus. May mahal, ang COVID po ay sandata lang po ni Satan yan, mga kapatid. Ang kalaban po ng church, may mahal, si Satan mismo. Amen po ba, mga kapatid ko? Kaya may mahal, hindi po magtatagumpay sa atin yan kung tayo po ay may pagpapakumbaba sa ating mga puso. Maglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah. Humingi tayo ng proteksyon sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Sumunod po kayo sa aking magising panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, isa akong taong makasalanan. Marumi po sa iyong harapan, ngunit ako po'y nagsisisi sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon o Diyos. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Susunod ako sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Iligtas mo kami sa puno ng aking mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Ito ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaming manalangin para sa inyo, mahal. Opo, mapagpala naming Ama, dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang lahat po ng tumanggap sa iyong dakil at marilag na pangalan. Mahal na Panginoon, isulat po ng malinawang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak o Diyos, Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mahal. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan, mga kapatid ko. At kulang na lamang po sa inyo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para makumpleto po yung ating pagiging anak ng Diyos, mga minamahal. At pagkatapos po nating babautismuhan, mga kapatid, kinakailangan po ninyong magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palagi po kayong dumalo sa ating mga pananambahan. Mga minamahal, maging sa lahat ng nanonood ngayon, mga kapatid ko, saan man kayo naroroon ngayon, mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao, mga minamahal, marami po tayong mga gawain, Jesus Miracle Crusade. Mga kapatid, pwede nyo pong i-search, may mahal, sa ating pong mga computer, www.jmcim.org, may mahal, makikita nyo pong lahat ng ating mga gawain kung saan po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Kinakailangan nyo pong magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod upang lalago ang inyong pananampalataya, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y dadako, mga kapatid, sa ating Holy Supper sa mga sandaling ito. At doon po sa mga kapatid nating hindi pa tumanggap ng bautismo sa tubig, mga inamahal, hindi muna kayo maaring sumalo sa malalahapunan. Ngunit kung kayo po'y mangangako na kayo po ay magpapabautismo, pagkatapos ng ating gawain, mga inamahal, pwede na kayong sumalo sa malalahapunan, mga kapatid. At doon po sa mga may kagalit, mga kapatid ko, na ayaw pong magpatawad kung mayroon man, mga minamahal, ay hindi po kayo maaaring sumalo sa malalahapunan, mga kapatid, sapagkat kung ating pong babasahin muna bago tayo umawit, may mahal, ito pong first Corinthians, mga kapatid ko. Sa first Corinthians, mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko muna, mga minamahal, sa inyo. Purihin ang dakilang Diyos natin. Unang Korinto, mga minamahal, kapitulo 11, mga kapatid. Versikulo 26. May mahal, simulan po natin dito, mga kapatid ko. Tagalog na lamang po. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay iniyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina ang katawan at masasakitin.
at hindi kakaunti ang mga natutulog o nangamatay. Ngayon, mahal. Kaya mga kapatid ko, tayo po'y umawit muna sa ating dakilang Diyos ng buhay abang inihanda po natin ang ating pong mga graves, ang ating pong mga tinapay, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Awitin natin ang Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Jesus, hallelujah. Savior, yes. Know my thoughts, I pray. See me, sabi natin ang mahal ng Panginoon sa awitin ng awitin. Ipalinis natin sa dakilang Diyos ang ating mga puso. Basa po natin kanina mga minamahal kung paano dinala ng dakilang Diyos ang kaligtasan sa ating lahat. Una mga kapatid ko, pinakita niya sa atin yung kanyang pagpapakumbaba. Siya po ay creator, pero mga minamahal, siya po ay nagmistulang alipin. Pinahirapan, tinorture mga minamahal hanggang sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay dalagutan ng kanyang hininga, mga kapatid ko. At para sa ating lahat, may mahal. Natanggap natin ang kaligtasan natin, mga kapatid, dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Kaya mga minamahal, alalahanin natin ito, mga kapatid, sabi ng Bible. Ating pong laging alalahanin, ating pong laging pasalamatan ng dakilang Diyos, at tayo po ay makisalong lahat sa malalahapunan, mga minamahal, dito po sa ating Holy Supper, mga kapatid ko. At tayo po muna'y dumalangin sa dakilang Diyos natin, tayo po'y magsisi sa ating mga pagkakasala, mga minamahal, hallelujah, linisin ng dakilang Diyos ang ating mga puso. Mga minamahal, tao sa ating mga puso, mga kapatid, kausapin natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila po at mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, nakikita po ninyo ang bawat sa amin. Sa inyo po'y walang nalilingid, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay hayag sa inyo, Diyos. Kaya naman,
Mahal ng Panginoon o Diyos, mula sa inyong balingkod hanggang sa aking mga kapatiran. Sa dakong ito, mahalapan niyo sa pungon at panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet. Lord God, mahal ng Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali. O Diyos, sa loob ng isang buwan, mahal ng Panginoon, anuman ang aming mga pagsalangsang sa iyo, O Diyos. Patawarin mo, Ama, ang bawat sa amin, mahal ng Panginoon. Pakalinisin mo kami, dakilang Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, dalisahin mga aming mga puso, O Diyos. Nais namin na mambanan. Sumalo sa balalahapunan ito, O Diyos, sa karapat-dapat sa iyo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, anuman mga kakulangan, anuman kahinaan, mahal na Panginoon, forgive us. Forgive us, Lord, and forgive me, Lord. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Mahal na Panginoon. Kabagan mo, Diyos, mahal na Panginoon, sa sana. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name, Lord, we pray. Hallelujah. Maging mahal, ihanda natin ang tinapay natin. Habang tinataas natin ang ating tinapay, maging mahal, simbolo po ito ng laman ng dakilang Diyos na naghirap sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Kainin natin sabay-sabay ang tinapay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Nagsimbolo po ito, mga mahal ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na umagos sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. Hinugasan tayo sa ating kasalanan. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon ay sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaalas sa akin. Inumin natin sabay-sabay, may mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, dearest Jesus, Lord God, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat po, Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. How great thou art, O God, dearest Jesus. Thank you so much for touching our heart, Lord God. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah. Ito, tinapay ng buhay. Mo makinahagin ito ang tinapay ng buhay mo makiisa. Jesus, no. Yan lang tungkol
Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Inapay ng buhay. Ito ang sarna bagong tipa. Yan ang katawang binayunga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, Panginoon mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Glory to God, thank you, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, Panginoon mahal. God bless you po. God bless you, beloved singers, mga minamahal. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin, sa ating mga pangangailangan. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Panginoon mahal, kaliwang kamay patong natin sa parte ng karamdaman, kung saan parte ng karamdaman mayroon tayo. Mga kapatid, kung yan po ay paninigarilyo, Panginoon mahal, ipatong po ang kaliwang kamay sa inating mga labi. Demonyo ng nikutin, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Panginoon mahal, anumang karamdaman, problema, kahirapan, hallelujah. Problema, Panginoon mahal, taas ang dalawang kamay, hallelujah, in the name of Jesus. Sasama-sama tayo, Panginoon mahal. Opo, dakilan mapagpala namin Ama sa langit, o Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunat panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, abutin po ninyo ang mga banal. Mahal na Panginoon, lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, o Diyos, sa huling bahagi ng aming malalagawain. Mahal na Panginoon, alisin mo, o Diyos, ang mga kahirapan, problema, karamdaman, dakilang Diyos, bisyo, ang mga banal, pag-aalilangan, palalaming, palalupaypay, in the name of Jesus right now. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, goiter, arthritis, rheumatism, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Poverty problem, cast out in Jesus' name. Hallelujah, cast out. Hallelujah, problems be solved, cast out in Jesus' name. Sicknesses and disease, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, Panginoon mahal. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Panginoon mahal, taas ang dalawang kamay. Tayo po'y tatalon, sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord, Panginoon mahal. Galing sa ating mga puso. Three times po, Panginoon mahal. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga kapatid ko. Dadako muna tayo sa ating pong announcement bago tayo maghiwa-hiwalay. Mayin mahal, at purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. At mayin mahal, meron po tayong, yung sinabi ko sa inyo lagi nung nakaraan, mayin mahal, sa ating monthly offering, mga kapatid, every Holy Supper po natin, ay gawin natin, mga minamahal, 1,000 sa lahat ng bawat may trabaho.
Ayun, mahal, 1,000. Vow natin sa mahal na Panginoon yan. Para matapos na kagad yung chapel natin, may mahal. 1,000 mga kapatid. Merong isang kapatid natin, may mahal na magandang patutuyo ito mga kapatid ko. Meron siyang pension yata yon, pension, may mahal. Tumatanggap siya sa kanyang pension ng 10,000 pesos, mga kapatid. Pakinggan po ninyo, may mahal, 10,000 pesos. Ngayon, may mahal, nangako siya sa ating dakilang Diyos, nag-vow siya, may mahal. Makabahagi siya sa ating project, may mahal, 1,000 monthly. Mga kapatid ko, nung siya po ay nag-advance, may mahal, binigay yung 1,000. Hindi ko alam saan ang galing yung kanyang pension, may SSS ba yan? Mga 10,000 lang. Nagtaka siya, tinaasan yung kanyang pension ng 1,000. Ginawang 11,000. Praise the Lord, may mahal. So yung kanyang ibinibigay dito, may mahal, monthly, hindi nabawasan yung pera niya. Amen? Grabe, himala ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon natin. Hallelujah! Purihin natin dakilang Diyos, may mahal. Eh mga kapatid ko, tayo po ay lumiliko, may mahal, ng malaking halaga para po sa pagtatapos ng ating chapel. Mga kapatid, 1,000 per may mga trabaho, may mahal. Napakaliit lang, mga kapatid ko. Kung ating i-compute, may mahal, 12 services sa isang buwan, sa 10 na lang, may mahal, na mga minamahal ko na gawain natin, 10 na lang, mga minamahal, sa 1,000, ay magkano po yung ating ibibigay kada gawain, mga kapatid ko? 100 pesos, may mahal, kada gawain, mga kapatid. Kaya yung 12 times, may mahal, 80 pesos something, may mahal, ang ihulog lang natin. Napakagaan, may mahal ko. Ang kapalit naman yan, may mahal, grabe yung pagkupala. Amen, may mahal. Material, financial, physical, higit, spiritual bagay, may mahal. Diinit ka lalo sa mahal ng Panginoon. Hindi ka man lamig, may mahal, kapag nakakabahagi ka lagi sa gawain ng dakilang Diyos. May mahal, tandaan nyo yun. Kapag lagi ka nakikibahagi sa gawain ng mahal ng Panginoon, tumutulong ka, may mahal, hindi ka hayaang manlamig ng dakilang Diyos natin. Kapag hindi ka nakatulong, may mahal, hindi ka tumutulong, lupay-pay ka, may mahal. Balungkot ka lagi. Amen! Si Praise the Lord, may mahal. Kay lahat makibahagi, may mahal, lahat. Para lahat, may mahal, maligaya sa paglilingkod sa dakilang Diyos, may mahal. Triple blessing, pinangako ng dakilang Diyos. God bless you so much, may mahal. Manalangin tayo sa ating pong beloved brother Jose, may mahal. Revilla, sa ating announcement. Beloved brother Sito, may mahal, sa ating prayer, sa ating monthly offering. God bless you so much po. Huwag kayong mag-absent, may mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Iniibigay na dakilang Diyos. Malapit na dakilang Diyos na natin magbabalik, may mahal. God bless you po. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved ordained preacher Nilo De Guzman sa pinagpalang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong itaas ang ating mga special monthly offering para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ating pong inalangin sa ating dakilang Diyos. So po, mambanang dakilang Diyos, sa iyong makapraing pangalan ng pinakamahal mo, Jesus. Narito po kami, mga Panginoon, taos puso nagkakalob ng aming mga monthly offering, mga Panginoon. Pagpalain mo po, basbasan, mga Panginoon, ibalik mo po ng higit pa doon po sa aming inaasahan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangunat at panalangin na aming magulang sa iyo sa makapangirang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang masama mo'y yan.
bless po sa iyong pagkaloob para sa gawain na ating pong pinakamamahal na Peninsula. Praise the Lord. At sa ating mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating pananambahan sa dakong ito, mga minamahal ko, ng Barangay Sagin. Araw po ng Merkulis, ating midweek service, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng alas 2 po ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. At ang ating overnight prayer, mga minamahal, sa darating po na Bernays, ating overnight prayer, mga minamahal, sapagkat tayo po ay nasa lockdown pa, mga minamahal, tayo po ay mag-uumpisa ng alas 9 po ng gabi, mga minamahal, at tayo po ay magtatapos ng alas 4 po ng Sabado ng madaling araw. Sa darating lang po itong Bernays, mga minamahal, pag nag-back to normal na po tayo, mga minamahal ko, yung ating gobyerno, alisin na po yung ating yung lockdown, mga minamahal, back to normal po tayo. Magbabalik po tayo sa alas 8 po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon at araw po ng Linggo, ating Sunday service, mga minamahal. Katulad po kanina, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga. Ito po ay natatapos ng alas 2 po ng hapon. Praise the Lord. Ngayon lang po, nagaganitong oras, mga minamahal ko, sapagkat huli supper po natin, mga minamahal. Kaya medyo mahaba po yung ating oras pag huli supper po, mga minamahal. Purin po ating dakilang Diyos at after po natin gawain, mayroon po tayong counseling. Sa lahat po namang may mga katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information, mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon po tayong lihans. After po natin gawain, kayo lamang po ay dumakasunhan para kayo po ay may lihans sa ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At mayroon din po tayong bautismo para sa ating pong mga minamahal na bisita. Huwag po kayong uwi na hindi po nabautismuhan upang ang pagpapala ng Diyos ay sumain niyo po, mga minamahal. Praise the Lord. At sa ating pag-uwi, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na po yung mga tatawid po sa highway. Mag-ingat po tayo, mga minamahal. At mayroon po tayong mga bilabid na martial na aalalay po sa inyong pagtawid sa highway, mga minamahal. Huwag po basta-basta tatawid, mga minamahal. Mayroon po tayong bilawid martial na aalalay po sa inyo, mga minamahal, para tayo po ay makalayo sa aksidente. Praise the Lord. At kung wala na ng daragdag na mga announcement, tayo po, mga minamahal, ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pananambahan sa buong maghapon na ito. Narito po ating bilawid Colonel Ricardo Kapalad para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Narito po kami, mala Panginoon, sa unat panalangin ng mala Pastor Evangelista Will Estrada Almeda. Sa pangalan ni Jesus, mala Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa katatapos at nilangisan mong banal na gawain. Mula po sa pag-MC, sa mga pag-aawitan, mala Panginoon, sa aming mga kapatid na nagpatutuo sa araw na ito. At mahal ng Panginoon, pinasasalamatan din namin ang mga kapatid namin patuloy na nagtatapat sa iyo, special monthly offering at tithes and offering, mahal ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinasasalamatan po namin, mahal ng Panginoon, ang iyong banal na santong espiritu na ipinagkakalob mo sa amin sa tuwing-tuwing na, mahal ng Panginoon. Salamat po, mahal ng Panginoon, sa ebanghelyo ng kaligtasan na aming narinig at natutunan ngayong araw na ito na Holy Supper, mahal ng Panginoon. Maraming salamat, mahal ng Panginoon, sa patuloy mong pagbigay ng kalakasan at kalusugan sa aming mahal Pastor. Dinadalangin po namin sa iyo na bigyan mo siya ng mahabang-mahabang buhay, sampu ng kanyang mga anak, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, kung paano mo kami ihinatid sa lugar na ito. Palisin mo lahat ang checkpoint, hallelujah, upang kami makauwi, hallelujah, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, ng kalakip ang iyong dakilang pag-ibig, hallelujah, ang iyong banal na santong espiritu, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Even God bless po, mga kapatid. At inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. You are the God that delayed thee. You are the Lord. My camera, camera. Sent your word in here by the sea.